sila, oh, tuloy po kayo. Mabuti at maayos kayo nakarating. Ang aking ama, nasaan siya? Ginoo, patawarin niyo po ako. Wala na po ang inyong ama. Paano? Akala ko ba'y pinihit lamang nila siya? Namatay ang inyong ama. Habang ako. Ang aking ama. Ang aking ama. Na walang ibang minamal. Kundi makapagbigay karapatan. Makapag-aral ang lahat. Ang aking ama. Na ninais lamang makatulong sa kapwa. Pagbayad lahat ng may sala. Sa palagay mo ang dapat kong gawin. Kung mapapatid ninyo, itatago ko sa bahay ng isa kong kaibigan sa Mandaluyong. Ang mga salapi at alahas na itatago ko sa tabi ng puno ng balete na nasa libingan ng mga ninuno ay hukayin. Umalis na kayo sa bansa sa lalong madaling panahon. Ako? Manging ibang bansa? Kayo ay matatahimik sa ibang lupain. Kinilala kayo sa pagiging mayaman at maraming kaibigan sa Espanya. Marami kayong malalakaran doon at mapatawad kayo. Elias! Kasawian mo ay sami ng aking angkan. Pinayo mo ako yung mga ibang bansa. Bakit hindi ka sumama sa akin? Turing mo ako bilang kapatid. Pagyamanin natin ang kayamanang dapat sana ay pinagpasapasahan ng ating mga ninuno. Kasawian po ng aking angkan ang siya nag-udyok sa akin upang maranasan ang pagdadalamhati ng mga kapuspalad. Dahil sa higit na marami sila, mas liligaya pa ako makasama sila sa pagdurusa. Salome, hindi na tayo maaaring manahan dito. Pinaghahanap na ako ng kinahukulan. At papabito na sila. Ayokong may mangyari sa ating masama. Hindi ko gustong malayo tayo sa isa't isa. Ngunit kung ito lamang ang natatangin paraan, masiguro kong iyong kaligtasan, higit mata ko itong tatanggapin. Kung gano'y, doon na lamang ako titira sa pamilya ko sa Mindoro. Doon na lang namin hinintayin ang iyong pagbabalik. Salome, gusto ko mang sumang-ayon, ngunit ang posibilidad ng naiisip mo ay napakanipis. Ingatan mo ang aking magiging anak at hindi ko sarili. May awa ang Diyos. Alam kong maatagpo ka pa ng higit sa akin. Ay langit na aking tanggulan. Lalantahin ng araw, lulunurin ng mundo ang marupok. Ngunit, bakit gusto mo akong maibang bansa? Maaari kayong lumigaya, hindi po kayo pinanganak upang magtiis. Marami naman na akong pinagtiis at pinagdusa. Pagtitiis dahil sa mga mahal niyo sa buhay. Tulad ng pagtitiis, hindi mo makikita ang iyong ama sa kanyang pagkamatay sa bilangguan. Tulad po ng pagtitiis na ipakasal ang iyong kasintahan sa iba nitong manliligaw. Krisostomo, mahal ko.
Hindi ko kailanman kinamuhian ang ideya ng kasal, lalo pa at ang nasa isip ko ikaw, na sa pagdating ng araw na ako ay haharap sa altar ng Diyos, ikaw ang aking kasama, kamay mo ang aking tangan, at ang labi mo ang aking hahalikan. Ngunit heto ako ngayon, papalapit sa altar, at hindi ikaw ang nasa harap. Tagistis ng ulan sa aking bintana, anino ng sanga, hinagkan ng buwan sa bawat sandali, gising ang lunita, may ginuguhit na multong balanga. Kailanman nasagi sa isip ko na ang mga masasayang alaala nating magkasama ay mananatili na lamang bilang parte ng nakaraan. Ang buong pakiwari ko ay babaunin natin ito habang pinapahaba ang panahong masaya tayo sa isa't isa. Hindi ko ninais maipakasal sa iba. Mailimbag sana sa puso at isip mo na ikaw lang ang mahal ko. Hanggang sa muli, paalam. Mapapadako na po tayo sa tapat ng palasyo ng Kapitang General. Daraan po tayo sa nakabantay na gwardiya. Nakakatiyak ako na alam lahat ng pagtakas ninyo. Para saan ang mga damong iyan? Para po iyan sa mga alagang kabayo ng konsehal at kura. Saan gagaling at saan ka pupunta? Galing po ako ng Maynila. Nakita mo ba ang mistisong pinatang nasa larawang ito? Hindi po. Sa iyong paningin, nakalata ba ang bantay? Nakalata yata sila. Pinututukan na nila tayo. Tatalon ako sa ilog. Liligaw ko sila. Asan na kayo?
nanay. Soy un joyero, yo soy de España, mi nombre es Simón Ibarmendia.